kanyang ganda at talento, di maitatangging isa siya sa mga bituing iniidolo ngayon. Pero sa kabila ng kanyang kasikatan, nananatiling nakatapak ang kanyang mga paa sa lupa. Ang certified totoo at inspiring na kwento ni Marian Rivera sa kanyang una at eksklusibong pagharap dito sa SIR. Bata ka palang lumaki ka na sa lola mo, mm-hmm. Tama? Paano ka pinalaki ng lola mo? Strikta ba siya? Hindi. Kasi ang lola ko ang tipong lola na ibibigay niya ang lahat sa'yo. Pero to the point na kailangan, may limitasyon naman. Okay. So parang spoiler ba? Oh. Pero dinidisiplina ka naman, syempre. Oo naman. Pero hindi ko naranasang paluin. Kung magkakaroon man ako ng kasalanan, kakausapin niya ako in a nice way. Bilang bata, ikaw ba ay mahilig maglaro sa labas? Tahimik ka lang ba? Hindi ako pwedeng lumabas ng pumunta sa kapitbahay. Yung mga kalaro ko yung pumunta sa bahay para makipaglaro sa akin. Bakit? Lola mong lumalabas hindi ka? Hindi naman sa ayos. Sobrang iniingatan lang din. Tapos ang gusto niya, yung mga kalaro ko pupunta sa bahay. At naranasan kong matulog na nakakulambo. Ganun siya sa akin. Sobrang protective talaga siya. Okay, nung bata ka, ano ba yung nagpapasaya sa'yo? Nagpapasaya sa akin siguro, palagi kaming pupunta ng lola ko sa mall. Sa tuwing uuwi si mama at saka si papa. Kasi separated sila. Nag-divorce sila. Sa tuwing uuwi silang dalawa, tapos nakikita ko sila, masaya ako doon. Tapos ang lola ko, hindi siya nagkulang sa akin ng paalala na ganyan talaga ang buhay. Kahit bata pa ako, kinakausap niya ako ng parang matanda na ganyan talaga ang buhay, hindi lahat makukuha. Palagi niyang tinatatak sa utak ko. Never daw ako magkakaroon ng sama na loob sa magulang ko dahil never daw ako magiging successful kapag ginawa ko yun. Kaya happy ka. Mm-mm. Happy yung childhood mo. Okay, nung bata ka, alam mo na siyempre, protected ka ng lola mo. Talagang ayaw madampuan ng mga langaw or mosquito, ganyan. Alam mo na ba na maganda ka? Ang arty ko daw. Palagi ako nakukuha mag-muse. Palagi akong sumasali ng contest. Okay. So, palagi akong naharera sa ganong klaseng aspeto. Palagi ka naman na nanalo? Isang beses lang ako natalo. I love it already. Liat-liat ko, nananalo ako. Okay. Nung bata ka, gusto mo na bang mag-artista? Ang gusto ko lang, maging cover ng magazine, okay na ako. Pero nung bata ka, mahilig ka na bang nagpe-pretend sa harapan ng salamin? Hindi, kasi paano ba ako dati? Halos lahat kasi ng kasama ko, mga pinsan ko, lalaki. Okay. So may pagka-boyish kumilos. Talaga? Kahit mahirap, tinaray ko. In fairness naman yung nakakapag-heels. Correct. Yung college, what was your course? Psychology. Mm-hmm. Bakit? Bakit psychology? Pinagpilian ko yan eh. Ang gusto ni mama sa akin, nursing. Kasi takot ako sa dugo. Okay. Takot ako sa mga karayo. So sabi ko, ma, hindi ko kaya. Mm-hmm. Ang lola ko, Nay, anong kukunin ko? Ano bang gusto mo? Pero sabi ko, gusto ko yung something na may malalaman ako tungkol sa tao. Bakit ganito? After nun, kasi diba nag-OJT dito sa ABS-CBN. Paano? Tsaka bakit ka na, paano ka napunta dito? Anong department ka? Sa HR. Okay. Kasi dun sa college, may tinatawag na yung mga nag-OJT na kailangan mapunan yung time na kailangan, para may hours kung ilan, tapos nag-office. Mm-hmm. So maraming aspeto, nagkataon na ang sa akin napunta, ABS. Sino yung mga nakita mo dati? Ang dami. Ayan, sila Heart, sila Christine. Tapos hindi mo na-wish? Hindi mo ba winish dati na parang, parang gusto ko mag-artista? Hindi. Wala pa talaga? Di man niya ginusto noon ang pag-aartista, tila itinadhana naman si Marian para dito. College pa lang, sunod-sunod na ang naging offers niyang gumawa ng commercials, hanggang di na niya napigilan ang pagpasok sa mundo ng showbiz. Okay, so finally, sinubukan mo na nga. Unang experience ko, ang hirap, kasi hanapin mo pala yung camera, yung tamang ilaw mo. So sabi ko, ang hirap pala, hanggang sa finally, na-discover ko yung sarili ko, bakit parang nagiging love ko yung acting? Okay. Bakit parang dinadamdam ko na siya yung sagot ay, love ko pala ang acting. Okay. Ano reaction ng mga magulang mo? Be honest, ayaw nila. Ako, di wag. Iyak na ako ng iyak. Tapos sa lola ko, huwag ka na lang maingay. Sige na. Habang nasa showbiz, ay pinili ni Marian ang maging independent na nawala na ang kinasanayang suporta at layaw galing sa mga magulang. Finally, unti-unti na rin natanggap ng mga magulang mo na, wala na kami magagawa. Nandiyan ka na. Siguro ang pinaka na ano sila, although ayoko namang sabihin na offend sila, lahat kasi ng allowance ko, kotse ko, lahat ng meron ako, pinutol ko eh. Sabi ko sa kanila, gusto kong patunayan yung sarili ko na may, eto ako. Pero sabi ko, ma, wag mo ng allowance pa, wag na mo na mag-kotse. Kumbaga, commute. Nung nag-artista ako, nag-commute ako. Kasi gusto ko experience, ano bang totoong ibig sabihin ng buhay. Sa pagpasok niya sa showbiz, naging mabunga ang career ni Marian. At dito nakilala niya ang lalaking kasalukuyang nagpapasaya sa kanya, ang boyfriend niyang si Ding Dong Dantes.
Paano mo siya i-describe bilang isang boyfriend? Si Dong ang isa sa mga taong palaging nagsasabi sa akin, kailangan binibigyan mo ang isang tao, lagi ang isa pang pagkakataon. So yun yung thankful ako kasi mabait na tao talaga si Dong. Eh ikaw bilang girlfriend, i-describe mo. Sweet ako eh. Di ba sinasabi palagi na pag nagmahal ka kay 1%, kailangan satira mo sa sarili mo. Huwag lahat ibibigay mo. Hindi ako naniniwala sa ganun eh. Kasi naniniwala ko kapag totoong mahal mo ang isang tao, hindi mo naman niya mapipigilan eh. Oops, 99% na yung love ko sa'yo. Kailangan 1%. Hindi, kasi pag mahal ko ang isang tao, ipaglalaban ko yan at gagawin ko lahat para maging masaya siya. Hindi niyo ba napag-uusapan na parang one day and then you guys will settle down? Napag-uusapan niyo na ba yun? Napag-uusapan namin yan. At bilang babae, gusto ko talaga magkaroon ng isang pamilya at maraming anak. Kung ano man yung past ko dun kay mama at kay papa, gusto kong ibahin yan sa buhay ko. May nanay at tatay, may mga anak. Okay. So, kailan ba ito mangyayari? Talagang, we're getting there. Talaga? Oh. Malapit na? Hindi naman siguro sobrang lapit. Sa ngayon, isa sa mga inaabangan ay ang kanyang bagong pelikula kasama si comedy queen ay Ay de las Alas, ang Kung Fu Divas. Okay, eto na. Makakasama mo pa ang queen of comedy na si Miss Ay Ay. Yes. So, kamusta yung experience mo working with her? Sobrang nag-enjoy. Sabi ko nga, may mga times na nagtutroll lines kami. Minsan napapatudala ako. Kasi ang galing eh. Balita ko may mga stunts. Nag-training kami ni Ate Ay ng halos 3 buwan. Pero tapos nagtuturo talaga sa amin talaga mga Chinese. Na ang hirap intindihin na pag tinuturuan ka nila, I mean, ganun. Parang action na lang yung pagkakaintindihan. Correct. Ano mga roles niya dito sa Kung Fu Divas? Well, nagpapaliksahan kami sa mga maraming bagay. Okay. Isa na dyan ang beauty pageant. So magkakaroon niya ng twist na sobrang sasabog kami ng dalawa. Napakasayang pelikula. Please invite our televiewers na manood ng Kung Fu Divas. Wow! Mga kapamilya, mga kapuso, huwag na kayo magtaka. Nandito nga ako. Sana po manood din ng Kung Fu Divas sa October 2 na po yan. Tapos, syempre, ito ay parte din ng 20th anniversary ng Star Cinema. Okay. Ano naman ang gusto mong sabihin sa mga taong naniniwala talaga sa kakayahan mo? Siguro sila yung lakas ko. Sila yung dahilan kung bakit ako naging si Marian Rivera. Kung bakit ang saya-saya ko sa buhay ko na walang pagpipretend. Kumbaga, eto ako, salamat dahil inaccept nila ako bilang si Marian Rivera na pinalaki ng lola ko na eto pa rin hanggang ngayon.